Magandang umaga po at balik po ulit tayo sa aking channel. Welcome mga kajologs. Bali, ito po. Itutuloy po natin yung part 2 dun po sa kinukwento kong about sa pagkuha namin ng bahay sa Camellia. Si Bali, nasa na ba tayo? Para nalimutan ko na. Nasa yun nga, bali meron nga pala akong isang i-correct sa inyo kasi meron akong nasabi doon about sa pagkapagbayad namin sa down payment. Bali, ito po yung kinuwento ko. Panoorin po natin. Ayan siya. Ang down payment po niya ay naka-apply ng 6 months. 6 months. 6 months. Bali, kailangan naming mabayaran ng 6 months yung... Ayun. Di po ba? Sinabi ko na 6 months kami na bayad ng down payment. Mali po na. Nagkamali po tayo doon. Bali, yun pong down payment ay 600K. Tama po yun. Pero, binayaran po namin yun within 1 year, hindi nga pala 6 months. Kasi ganito po yun eh. Bali, pero ang monthly namin is 55K. Bali, ganito yun. After 6 months pala na naghuhulog na kami, naghuhulog namin na 6 months ano, doon pa lang po nag-i-start, kinoconstruct yung bahay namin. Yun. Nag-i-start na po siyang i-construct doon. Bali, habang natatapos po namin yung down payment, malapit-lapit na po siyang matapos, bali mag-iisang taon na kami, yung bahay po is yari na. Yari na siya. Kasi, pagkatapos namin bayaran yung down payment, siguro mga isang buwan pa bago matapos yung down payment namin, doon na po pinaprocess yung pag-apply namin sa bank. Kasi doon na po parang ang babayaran na ng banko yung kabuuan noong bahay. At kami sa bank na maghuhulog. Oh, ganun po ang nangyari. Di, yun nga. Ngayon, ipakikita ko muna sa inyo yung kakalhati na kabuuan ng bahay na nagagawa, na naiko-construct para at least may makikita nyo sa una, hindi sa huli ko naman ilalagay ngayon, sa bandang unahan ko ilalagay ngayon, yung video ang isasama ko dyan. Kaya ito po yung video nung habang ginagawa pa yung bahay. Thank you.
O yun, napanood nyo po, medyo malaki na siya. Nakatayo na, no? Nakabuo na siya. Medyo may forma na. Yun eh, nung nasa kalaghatian na po yun, nung pagbabayad namin ng down payment, siguro mga nasa, ano na siya, na nasa mga 7 months, ganyan, 8, 7 to 8 months na yon. Yun ang kabuuan ng bahay. Basta bago matapos po yung isang taon, yari po siya. Ganun po nangyari. Bali, yun nga po, noong after a year na yon, nagpa-process na kami ng para ng loan para sa bank na, sa para maipasok na po sa bank. Bali, yun nga po, na-approve po kami sa, kasi yun naman po kayong kakabahan, yung mga halimbawa, yung mga bagong kukuha, wag po kayong kakabahan kasi hindi po, ibig sabihin na pag hindi ka na-approve ng bank, wala ka ng chance na makakuha ng bahay. Hindi po yon, ganon. Kung ikaw po hindi ma-approve ng bank do sa salary mong ipinresent sa kanila at wala ka ng chance na ma-approve sa ibang banko, meron ka pa rin chance para maituloy yung pagkuha sa ano. Yun po ang tinatawag na in-house. Bali, ang in-house po, monthly mortgage nyo yun, ganon. Yun po, da-direct na po yun sa Camellia. Ang Camellia, doon kayo maghuhulog ng monthly payment nyo sa Camellia hanggang sa matapos nyo siya kasi hindi nga kayo napunta sa bank eh. Ang problema nga lang doon, medyo mataas po ang monthly percentage na hinihingi ng Camellia kumpara po doon sa bank. Kaya mas maganda kung ma-approve tayo sa banko kasi mas mababa ng konti. Yon. Yun nga, bali kami po yung mga ipinresent naming documents ipe-flex ko dito. Ayan po. Tingnan nyo. Ayan po ang mga documents na ipinresent namin. Yung contract ng bahay, yung SPA namin, at saka yung mga requirements na hinihingi nila. Yan. Yan po lahat yan. Bale, nung ma-approve po kami ng bank, kasi ang gusto ko nga sana hanggang 10 years lang. Kaso ang ibinigay sa amin ng bank is 13 years ba? O 15, no, 13 years. Sabi ko masyadong maano, kaya nabawasan naman siya. Nakapasa naman kami sa 12 years. Ibinaba na isang taon. Kaya nakuha namin ng 12 years. Yun. Kaya, kasi pag na-approve ko sa bank, babayaran na ng whole yung house and lot ng banko sa Camellia at kami, ikaw ay doon ka na maghuhulog sa banko. Ganun po ang nangyari. Tulad namin, yan, sa banko na po kami naghuhulog ngayon. At yung bank namin ay Union Bank. Yun, doon po kami na-approve. At yun naman, bali, di tuloy-tuloy na po ang aming paghuhulog. Ano, December, nagkaroon ako ng emergency. Kasi yung father ko po, ayun, namatay po yung father ko. Umuwi kami mag-asawa noong December. At ang isa namang ano noon, tamang-tama naman na turnover na po ng bahay. Turnover po sa amin. Yun nga lang, medyo malungkot kasi syempre may patay po sa amin. At siya po yung naghihintindi noon nung nabubuhay pa siya. Anyway, ganun po talaga ang buhay. Kasama po sa atin lahat yan. Yun nga po, ituloy ko na lang po doon sa kasi masyado po malungkot yung parts na sa natin yung sa parts na nag-turnover po kami. Yun. Ito, dami ng susi. Ito yung susi. Ang dami, no? Tapos, meron pong coffee na meron kayong polyo, isang kopya na ibibigay sa inyo para
para sa pag bago mag-turnover kailangan naka-attend kayo doon. Pero sa amin hindi nangyari kasi yung kapatid ko nang pinag-ano ko doon. Hindi na naman kami nakapag ano tawag dito, parang ano siya eh, parang a-attend ka na i-explain sa iyo yung mga rules nila, ganyan, ganyan, ganare, etc. yon. Pero kami hindi na kami ma-attend. Pero bago kami lumipat. At sakto-sakto naman noon nga December ano yon, bari December 12 ba o 13, parang ganon. Yon, nasa Pilipinas na nga kami. Siyempre, excited ako. Gusto ko makita yung bahay. Ito po yung ano, ito po yung video clip na na sinend sa akin ng kapatid ko para ipinakita niya sa akin yung kabuuan ng bahay. Ito po yung kabuuan ng bahay pag turn over sa inyo. Nung turn over sa amin, ganun ano. Ito makikita niyo dito sa video na to. Panoorin po natin. Guys, nakita nyo naman siguro, 'di ba? Ang kulang na lang ay gamit na lang ang kulang. Kaya siyempre excited naman kami ngayon nung pagbili ng gamit. Pero hindi kung ano lang yung mga important things lang na gamit sa bahay, yung amin muna nang inilagay kasi aalis uli kami. Isang buwan lang kami sa Pilipinas eh. Kaya bumili lang kami ng para sa kusina, sa salas, at saka doon sa isang kwarto na saka yung isang kwarto namin sa taas, yung main room namin, yun nilagyan namin ng kama, at yung dalawang kwarto ano pa yung bakante pa yon, wala pa kaming armadyo. Sa susunod na yon, sa susunod na, kasi hindi mo natin pwedeng biglain, kailangan syempre pera kailangan. Kaya ayun, at sa susunod pong sa part 3 po, makikita ninyo na po yung kabuuan ng bahay. Pakikita po sa inyo yung kabuuan. At kung ikaw po ay bago pa lang dito sa akin channel, pakiclick na rin po ng subscribe at notification bell po para updated ka sa mga susunod ko pang video na i-upload. Maraming maraming po salamat at mabuhay!